topic po natin ngayong linggo nito ay napaka-interesting po. Ito po ay tinatawag nating carbo loading o carbohydrate loading. Sa carbohydrates po nakukuha the most efficient production ng energy level. At ito po tinatawag nating glycogen. Tandaan niyo po na ang glycogen ay nai-store po yan sa muscle. At lalo na pagka sinabayan po yan ng pahinga, ay tumodoble o tumitriple po ang na-store na lakas ng mga manok. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo na while they are in the keep, ay dapat po mataas po ang level ng kanilang carbohydrates, ay dapat po ito'y ginagalaw nila. At ito nga po yung tinatawag natin training na ginagawa nyo na routine sa from day 1 up to day 18. Natuloy-tuloy po yan. Ngayon po, kailan po natin sinisimulan ang carbo loading? Ito po ay sinisimulan ko po ng day 18 at ganito po ang proseso. Kung ano mismo ang timpla na binibigay natin from day 1 up to day 18 ay ganun pa rin. Walang tinatanggal po doon. Nandun po mismo yung grains na mixture, pati yung pellets, yung egg white, pati po yung milk ay wala pong nawawala doon. At dadahan-dahanin ko po ang pagdedemo po ng pagbibigay po ng corn ng gradual hanggang mapunta tayo sa araw laban. So ito po yon. Sa day 18, ako po ay nagdadagdag ng 2 tablespoons in the morning at 2 tablespoons in the afternoon. So mapapansin natin, dumadami na po. Ngayon, kinabukasan, which is day 19, ako po ay nagbibigay ng 4 tablespoons na po. So 2 tablespoons more, no? Nang umaga, 4 tablespoons, at sa hapon ay 4 tablespoons again. At day 20, which is one day before the fight, ako po ay nagbibigay ng 6 tablespoons in the morning at 6 tablespoons in the afternoon. At sa araw ng laban po, ay nagbibigay na po ako ng 8 tablespoons ng crack corn. Tandaan niyo po, ang aking dinadagdag sa kanila ay crack corn. Siguro po, magtataka po kayo kung bakit hindi ako nagbabawas dun sa aking original mixture. Dahil nagdadagdag po ako ng corn each day, no? Talagang dadami po ang ating corn in the end, no? During the 21 days na ginawa po natin yung carbo loading method. Kasi, ang importante po rito ay hindi manibago po manok. Kaya ginagawa po natin gradual, eh. Kaya nga, 2 and then 4, then 6, then 8 tablespoon po ang pinakahuli na pagdadagdag po ng ating corn. Kasi pagka po natin binago ang ating timplada ng pabigla-bigla, may tendency po manok manibago at ito yung tinatawag nating digestive stress na maaring ma-off ang ating mga manok. Pangalawa ay maari din pong lumakas ang pag-inom ng tubig nila. Ngayon, meron din po kung gusto sanang ipaalala sa inyo na ang pagbibigay naman po ng corn na ganitong karami, kung gagawin nyo po ito ng day 1 ay mali po dahil pagka mataas po ang corn intake po nila during the first day of the keep ay baka bumigat po ang manok ninyo at sapulahin. At ang pagbibigay lang po during the last 4 days na sinabayan po ng pahinga ay hindi po makakabigat sa inyong manok. At ito po ang tinatawag nating nakukonvert ito into energy. Ha? So, pasisimplihin ko po. Pagka po ang corn na binigay po natin na mataas ang level ng carbohydrates, ito po ay nakukonvert into energy. At ang energy ay nakukonvert po into power. At yan po ang deadly punch para po manalo kayo sa araw ng laban. Ito po si Dr. Teddy Tanchanco ng TJD Cooking Academy na nagsasabi sa inyo, ang manok mo sa